Japan ngayon ay isa na talaga sa naghari sa mundo ng boxing, lalo na sa mababang division kung saan ang ating mga veteranong boksingero ay itinapat lang sa kanilang mga baguhang boxers na kadalasan ay wala pa sa 10 ang mga laban, ngunit gumagapang ang ating mga kababayan pagdating sa bakbakan. Ngunit na ibang istorya nitong Pinoy na nagmula sa pinakamatapang na tribo sa Mindanao, ang batang Sultan Kudarat na si Giovanni Escaner alias Little Giant dahil sa lakas at tulis ng mga suntok nito. Pagkatapos nakakuha ni Escaner ng 12 na panalo, kung saan 8 dito sa kanyang panalo ay tinapos niya sa knockouts. Okay, now on the corner, itong si Alcoy at Escaner trying to whoop. What the right? Wow! Naimbitahan ito agad sa Japan upang itapat sa veteranong Japanese champion na si Junichi Ibisuka, kung saan pinabagsak ito ni Escaner sa loob ng round 7 sa harap ng Japanese fans. Nakalipas lang ang 5 buwan mga tol sa kagustuhang makabawi ng mga Hapon, muli nilang pinabalik ang kampo ni Escaner at dito ay tinapat na nila sa kanilang undefeated boxer ang kanilang future world champion na si Naoto Uebayashi na may 7 panalo at 4 dito sa kanyang panalo ay sa pamamagitan ng knockouts at walang talo. Halika mga tol, ating balikan itong laban na kung saan naghihintay ang mga fans ng Hapon sa pagbagsak ng Pinoy, ngunit kabaliktaran ang kanilang nasaksihan. Sa pagbungad pa lang ng unang round mga tol, umatake na kaagad itong si Escaner na naka blue trunks. Hindi ito nagpapatinag sa mga fans ng Hapon. Sa huling bahagi ng round 1 mga tol, nagpakawala ng mabibilis na suntok ang Hapon kung saan bumagsak si Escaner, ngunit nagpakita din ito ng tapang. Dito sa mga sumunod na rounds mga tol, mas lalong naging agresibo si Escaner na gustong makabawi mula sa pagbagsak. Mula sa palitan ng mabibigat na suntok, bagsak ang Hapon at talagang napuruhan, ngunit tumayo pa ito at lumaban. Dito sa round 4 mga tol, maingat itong Hapon kung saan humahanap ito ng magandang counter upang pabagsakin ulit ang Pinoy.
Tumitindi ang palitan ng mga malalakas na kombinasyon dito sa round 6 mga tol, kung saan palaban talaga ang ating pambato. Dito sa round 7 mga tol, ang Pinoy na ang agresibo kung saan gusto nang tapusin ang hapon upang hindi na aabot pa sa desisyon ng mga hurado ang laban at makaiwas sa dayaan. Dito sa ikawalong round mga tol, mas lalong bumibilis ang mga pinakawalang suntok ni Iskander kung saan hirap ito depensahan ni Uebayashi at talagang napuruhan ito ng mga suntok kaya tinigil na lang ng referee ang laban. Nakuha ni Iskander mga tol ang technical knockout na panalo sa round 8 habang laking gulat naman ng mga Hapon sa nangyari sa kanilang pambato. Tungkol naman sa performance ni Iskander mga tol, pag-usapan na lang natin yan sa baba at salamat sa suporta hanggang sa sunod nating video. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.